Yeah. One. Go. I'm here today with Ryan Francisco, the future world champion. And this is Hans from officialscorecard.com. So I'll be asking some questions for Ryan, and Carlos will be doing the interpretation. So, Ryan, kumusta ang timbang mo ngayon? Okay naman kasi 2 days pa lang. 2 days before lang may nakukuha ko na yung timbang ko. Okay, siguro may lagpas ako, buhay date na lang, kaya hindi ako nairapin. Ngayon ba, hindi ka ba feeling nakaramdam ng pagtutuyod? Hindi naman. Okay. 3 days pa ngayon, okay. Nakakain ng konti, kaya medyo nasa umay na lang ko na yung bibelo. So, anong binabalak mong timbang pagdating ng laban? Siguro, ito ngayon mga 25 pataas. Kasi nung nakalaan timbang ko, 123 lang ako eh. Medyo payat ako. Kaya dapat ngayon mas maganda yung katawan ko. Mas mabigat yung suntok. Kaya hindi na kailangan ko ngayon. Nalaman namin na kaunting laban lang ni Ricardo Nunez ang napanood mo sa video. Tama ba nga? Pero dun sa kaunting laban na napanood mo, napag-aralan mo siya ng maayos? Napag-aralan ko na agad na medyo kainakan niya yung at ang advantage sa akin sa laban namin dalawa siguro yung bilis speed. Speed ang maging susi ko para manalo. Palagay mo ba malakas yung sunod ko kaysa sa'yo? Hindi ko masabi, pero tingin ko baka kung sino mas malakas sa amin nila, baka siguro konti-konti lang yung difference siya. Kung magay konti-konti lang yung advantage siguro. Baka pwede rin magkasi lakas kami. Pero yung speed, mas lamang sigurado ako sa kanya. Meron ka bang estratehiyang pinaplanuhan para sa laban nito? Siguro kasi ang strategy nila, sa laban na ito, kung bagay ako ipapasukin, body punching. Kaya siguro bago nila gawin niya sa akin, gawin ko muna sa kanila para mag-reverse yung plano nila. Pagdating sa taas ng ring, kung ano man yung maging takbo ng laban, doon ako mag-a-adjust. Kaya ko na mag-a-adjust pagdating sa laban. Ah, okay. Pero kung sakaling si Nunez, kilalang mabigat sumuntok, bigla siyang makikipagsabayan ba sa akin at totoo? Kaya ko naman kasi nag-aaral naman namin na kanya yung fighting sa pag-punching. Kaya handa ako, kahit anong laban na ibigay sa akin, takbuhan, pakbakan, handa tayo para sa laban nila. Alam namin na itong darating mong laban, title eliminator, para makalaban yung mananalo between Nobuo at Hugo Casares. Sa dalawang yun, sino sa palagay mong mananalo sa Japanese at Hugo Casares? Sinasabi kasi ng marami na confidano yung kalaban yun, medyo questionable yun, na parang dapat manalo si Casares. Pero sinasabi na ngayon, lamang daw talaga yung Casares. Hindi kasi, si Casares, kilala natin, veterano yan. Oo, veterano. Ang disadvantage lang doon sa Japan ang laban, laban sa Japan, siyempre yung gawin lahat nila para manalo sila. Kaya, pero mas lamang yung Casares. Pero kung pagpipiliin ka sa dalawa, sino gusto mo mas kalaban sa akin? Kahit sino sa kanilang dalawa, kasi ano eh, pareho lang yung style, pareho sa fighter. Kaya yung fighter din ang gusto mong kalaban eh, kung pasok. Kaya okay na sa akin kahit sino. Tsaka, huling question na lang. Kung hindi ka lumalaban, ano ang paborito mong pagkain? Hindi ako lumalaban. Siguro, nilagang baka. Malakas. Malakas. Ayun, maraming salamat. At sa Ryan, since meron tayo sa website, officialscorecard.com, maraming Pilipinong nananahilig din ng ating website para gusto mong bumati sa alila. Okay, sige. Pabati po ako sa lahat ng mga Pilipino, hindi lang po sa Pilipinas, sa buong mundo, na sana po ay subaybayan niyo ako. Alam ko po, pinagdarasal niyo ako para manalo. Ngayon pa lang po nagpapasalamat na. Ang panalo na ito, hindi para sa akin, hindi po para sa lahat ng mga Pilipino na umaasa ko. Salamat po.